So magandang umaga sa inyong lahat mga kapaps. Welcome back to Paps Rabbitry Philippines. So ngayon mga kapaps, ang pag-uusapan natin is yun. Yung damo na yan. Bakit nga ba natin pinapa-air dry o ini-air dry yung damo natin bago natin ipakain sa ating mga alagang rabbit mga kapaps? Yan, kita nyo naman yan. Is basang-basa pa yun mga kapaps. At nakalagay pa sa basket. Yan yung lagayan natin mga kapaps. No? Yan yung inilagay ko sa motor, sa likod ng motor ko, bago ako manguha ng Napier. Pero bago tayo magsimula mga kapaps, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe and click bell notification para updated ka sa mga bagong content natin o sa mga bagong video natin na ipapalabas. Kaya simulan na natin. Tara! So, magandang umagang mga kapaps. May dalawang chicken pa tayo. Parang rabbit din, no? Itong itim at saka. So, yun mga kapaps, no? Ang topic pala natin ngayon is ano ba yung pinapakain natin sa kanila? Ano pala? Yun. Yan. Napier. So, yun mga kapaps, ito yung topic natin ngayon. Ngayon, bakit nga ba natin ini-air dry o pinapa-air dry yung hay natin or yung damo natin? Bago natin pinapakain sa rabbit, hindi pala hay damo pala, kasi ang hay is tuyo na yun. So bakit nga ba natin pinapa air dry or pinapatuyo yung dahon natin bago natin ipapakain sa rabbit? Ang dahon kasi mga kapaps, lalo na pag umaga mo kinukuha, is marami po itong fugs or basa yung dahon mga kapaps, no? Basa. Tapos pag basa yung dahon mga kapaps, is yung bacteria or yung mga insekto is nasa itaas ng dahon. Kasi nagpapainit yan sila or mga hamog mga kapaps, no? Maraming hamog sa itaas ng dahon or sa mismo yung dahon is basa, is delikado din yun sa ating mga alagang rabbit kasi magkakos yun ng pagkakain nila mga kapaps. Kaya mas maganda mga kapaps, no? Pag kumuha kayo ng dahon or Napier sa ano mga kapaps, sa bundok or sa inyong lugar, is mas maganda kumuha kayo is ng tanghali or may araw na para mas ano, mas safety or sure na wala pong ano masyadong insekto o tsaka hindi nabasa yung ano natin Napier. Yan, kitang-kita nyo naman yung Napier natin, is batang-bata pa po, kakatubo pa lang yan kasi kakaharvest lang din natin ng Napier. Kasi dito sa amin mga kapaps is marami pong Napier. Pero ito naman is hindi natin direkta na ipapakain sa ating mga alagang rabbit is kasi nakakaano din to, nakakasira pag over dami kasi magkakos ito ng pagkakain sa kanila kasi masyado pa marami yung tubig na ano sa kanilang mga paps sa loob ng dam na yan. Kasi kailangan natin i-air dry, ipatuyuin muna yung ano natin para kumpit na yung tubig na makukuha dyan kasi ang rabbit na paps is yung paborito talaga nila na damo is yung tuyo mga kapaps, no? Or na hindi na masyado maraming tubig. Tapos ang gagawin natin mga kapaps, bago natin ipakain to, gawin natin i-air dry natin or kumuha tayo ngayon. Tapos kinabukasan natin ipakain or pwede tayo kumuha ng tanghali or sinagabihan. Nakadepindi na yan sa inyo kasi pwede nyo naman i-air dry yan. Ang importante yan mga kapaps is walang tubig yung hay or damo mga kapaps. Dapat walang tubig bago nyo ibigay sa ating rabbit or hindi basa bago nyo ibigay sa ating rabbit para hindi magkakos ng pagkatay sa ang ating rabbit kasi ang rabbit mga kapaps is sensitive yan sila mga kapaps, no? Napaka sensitive ng ating mga alagang rabbit yan. Lalo na yung chan nila mga kapaps, pagkaano lang yung clump, kakain lang yan sila ng pagkain na masyadong ano mga kapaps, basa. Yan, kinabukasan or kinahapunan magkakain na yan sila. Yan yung ano ng ating mga kapaps sa rabbit. Tapos ang pag-air dry pa lang ng ano mga kapaps, ang pag-air dry pa lang ng damo is nakadepende kasi minsan yung iba is nilalagay sa itaas ng screen. Yan. Kaya niyan. Sa itaas niyan, yung iba nilalagay sa itaas niyan para magkakaroon siya ng ano hangin sa itaas at saka baba. Mga kapaps, tapos yung iba naman mga kapaps is pinapatong sa net, gumagawa talaga ng net yung iba or yung screen din na parang misa pero screen lang yung taas, tapos doon nila pinapatong para magka-circulate yung hangin mga kapaps sa itaas at sa baba para mas madaling natuyo. Huwag nyo ibilid sa araw-araw yung
ada mo mga paps kasi isa din yun sa nakakawala ng nutrients or yung mga vitamin na nasa loob ng dahon is mawawala pag sa trick na araw mo siya pinapaano. Mas maganda, nagiging tuyo siya na kulay green. Diba, dalawa kasi yung uri ng pagtuyo is yung natuyo sa nakulay green at saka natuyo na kulay brown. Pag mas nakulay brown, ibig sabihin yan is wala yung nutrients masyado or hindi na masyado madami yung nutrients niya mga paps na pag kulay dilaw na. Kasi ang Napier kasi, pwede natin yung papuyuin na kulay green pa rin mga paps. Yung sa tamang ano lang, nasa tamang air dry lang. Tapos ang gagawin nyo, pag marami isa, ipagulong-gulong nyo or baliktad-baliktarin nyo para maging ano siya, mas maganda. Yan, kita nyo naman sa ating mga alagang rabbit. Yan. Binigyan ko sila kanina ng paisa-isa. Tapos yung last ko pala na pinapakain sa kanila is yung ano natin na tawag natin dyan isa yung dayami kasi araw-araw kasi umuulan sa amin dito. Tapos yung imbak ko na apat na sako na dayami, yun muna yung pinapakain ko kasi palaging umuulan. Nahihirapan ako magkuha ng Napier kasi basa yung Napier mga paps. No? Yun nga kasi bawal yung Napier na pagbasa na ipakain. So yun, binigyan ko sila ng paisa-isa muna kasi ito bukas pa natin papakain. Or mamayang gabi pwede natin pakain kasi kinuha ko yan kanina. Kita nyo naman is tuyo na siya, tuyo pero kulay green. No? Yan. Walang damo, walang basa, hindi pala basa. Kasi iba yung tuyo na mga paps. Tapos ano, tuturuan ko na rin kayo ano yung style ko sa pagkuha ng Napier. Yan pala is bumili ako ng dalawang basket na malaki. Tapos nilagyan ko ng dalawang kahoy kasi yan yung nilalagay ko sa likod ng motor mga paps. Bago ako manguha ng Napier kasi nanguha lang ako ng Napier is nasa gilid lang ng kalsada mga paps. No? Kasi marami kasi Napier dito. So yun mga paps, ipapakita natin yan sa next video natin or vlog natin. Ipapakita natin kung paano natin ilagay sa motor mga paps. I-demo natin para at least magkakaroon din kayo ng idea at yan yung gagawin nyo pag lalo na pag may motor kayo kasi minsan kasi mahirap manguha ng damo kung isasako mo lang kasi minduksay na or doble trabaho na maglagay sa sako ko per nito. Maglagay mo sa motor, ilagay mo lang diretso yung Napier tapos dala na diretso na yung motor mga paps na. So yun, kita nyo naman mga paps kumakain sila ng Napier. Binigyan ko sila ng isa-isa. So yun mga paps. So yun mga paps, hanggang dito na lang isa na makatulong sa inyo yun, no? Yung topic natin ngayon kung paan, bakit natin pinapit na pa-air dry yung ating mga yan, Napier. So yun mga kapaps, may gabi sa lahat. So yun, naka-air dry na yung natin mga Napier. Yan, naka-air dry na lahat mga kapaps.